Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Cardinal Rosales, Archbishop Emeritus ng Manila. Ako ay narito ngayon sa aming retirement house, St. Joseph Seniorate. Bumabati sa inyo lahat sa ika-14 na taon ng Pondo ng Pinoy. Isang malaking biyaya itong pinagloob sa atin ng Panginoon Diyos na 14 na taon na pinagkaloob sa atin itong biyaya ng yung makilala natin hindi lamang ang pangangailangan ng ating mga kapatid na naghihikahos, kundi maangkin natin, malaman natin na meron tayong magagawa. Isang pagkakataong hindi nakatatakot sapagkat nagmula ito sa mensahe ng mabuting balita. Ang gusto ng Diyos, mamulat ang ating sariling pag-unawa na itong pangyayari na meron tayong mga kapatid at sampu na ating sarili nangangailangan ng tulong ay kaya namang tulungan. At ang sagot po diyan na nagmula na rin sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, nagdadala ng katotohanan na tayong lahat ay mahal ng butihing Diyos. Anong ibig sabihin ito? Sa pangangaral din ni Jesus, sinabi niya na magpaka-ano-ano ka, magpaka-sino-sino ka, meron kang magagawa. Kung ang tinapay ay napaparami, ngayon din ang bumo, napapapagmilagro. Yan ang Pondo ng Pinoy. At ang gagawa ng milagro hindi ang tao, ang Diyos. Yan ang yaman ng pagtuturo ng Pondo ng Pinoy. Ibigay mo sa kamay ni Kristo. Dadami yan sapagkat maraming naniniwala na ang Diyos ay pagmamahal. Ang Diyos ay mabait at tayo pinagsasalo niya sa kanyang kabaitan. Yung talinhaga ni Lazaro, isang pobre at mahirap, ang siyang buod nilalaman ng pagtuturo ng ating sinasamahang Pondo ng Pinoy. 14 na, lumaki yan. Hindi mo akalain na magiging ganito. Ganyan. Sinimulan ng Diyos na gumawa ng himala. Halina kapatid, sumama tayo kay Jesus. Maging bahagi tayo ng himala ni Kristo. Huwag matatakot. Huwag mawala ng pag-asa. Pag sumama kay Jesus, ay kung ang 5 pirasong tinapay ay kanyang pinarami dahil sa may taong sumasama sa kanyang kabaitan at awa, kapatid, sumama tayo sa mga maliliit na mumu ni Jesus. Dadami at dadami hindi lamang ang mumu kung hindi ang mga tao na natutulungan ng pagmamahal ni Kristo. Umabati kami sa ngayon nagpapalakad ng Pondo ng Pinoy. Magmawala ng pag-asa. Sabi natin, ano nangyayari sa bansa? Huwag kayong lilipas ito. Akala niyo masama na? Pwedeng maaaring rumabi pa. Pero lahat ito'y lilipas. Sa katapusan, may milagro ang Diyos. Yung akala niyo dilim na dilim. Araw-araw, nagmimilagro ang Diyos. Yung kaitimat kadiliman ng ating gabi, maghintay ka. Madaling araw, darating. Lahat magliliwanag. Gutom na gutom ang tao na makain. Maghintay tayo. May mga tao maawa. Kapatid, kayo ang mga tao maawa. Congratulations. Kasama kayo ng Pondo ng Pinoy. Pagpatuloy natin ito. At bakit kapatid, ibalita mo sa kapwa mo, sa kahanggan mo. Gawin natin isang pang-national, pang-isang bansa na samahan. Lahat magbibigay kay anong iyong paniniwala, kay anong iyong pananampalataya, kay anong relihiyon mo, kay wala kang relihiyon. Pwede po na sumama sa kilusang ito na pinatatakbo, pinalalakas, pinalaganap ng pag-ibig ng Diyos.
Pondo ng Pinoy. Make it a national thing. May paraan. Sinabi ko na sa iba nga kasiba niyan, may paraan na maging national ito. Magpasakop kayo sa himala ni Kristo. At ang himalang yan, maliit sa sisinlaki ng momo ng buhay. Congratulations, mga kaanib ng Pondo ng Pinoy. Ang pagpapala ng Diyos ay sa iyong lahat. Aking kayong kasama sa dalangin at aking mga ninanasa na sana habang ating tinitikom ang maliliit na biyaya na mumo ng buhay ay maging isang himala ng pag-ibig ni Kristo. Thank you. God bless you all.